Pagising na pagising ko nga kaninang umaga ay nagtataka ako bakit hindi ako kinukulit ni Simo, which is lagi niya akong kinukulit every morning kasi mag-good morning siya sa akin. Babatiin niya ako bago magsimula ang aming araw. Nauna pa nga ako sa kanyang bumangon at siya ay tulog na tulog pa. Maya-maya nga pagbangon ko ay bumangon na din siya at nakita ko yung mga mata niya ay merong bota at para siyang umiyak ng umiyak. Chinek ko kaagad yung mga mata niya at nag-prepare ako ng asin na may mainit na tubig. Ito din kasi yung ginawa ko kay Ate Das nung nagkaroon siya ng eye infection. Sa mga punto na to ay medyo mainit pa nga pero hinihipin ko na. Pagka formam ka kasi, hindi ka mapakali pagka merong nararamdaman yung anak mo. Hindi pa nga sila kumakain dyan pero inuna ko muna to si Maximo. Takang-taka nga kung ano yung pre-prepare ko sa kanya at natatakam pa nga. Sa mga oras na yan ay lagi ko lang iniisip ang mag-pray ng mag-pray dahil hindi naman tayo papabayaan ni Lord. Hindi ko kasi pwedeng ipakita sa mga anak ko na mahina ako dahil maa-adapt nila yung nararamdaman ko. Ito naman si Glitter, akala niya makakaisa siya. Inamoy pa nga akala niya pagkain. Hindi niya alam, mainit pa nga to at bigla naman siyang umalis dyan dahil hindi niya nga nagustuhan. Buti na lang talaga at kahit papano ay behave to si Maximo habang pinupunasan yung mga mata niya. Alala ko kasi kahapon kaya ako nagigilty dyan dahil dinaan ko yung basang reusable diaper nila dahil isasampay ko sa labas. Siguro natuluan si Maximo kaya nagkaroon na naman siya ng eye infection. Ito naman si Aquarius, ipumunta pa talaga doon. Nilapitan pa nga at talang tinikman pa. Akala niya siguro pagkain. Aba, bigla ba namang napabalikwas dahil ba naman mainit pa to? Actually, malakas naman si Simo. Kumakain naman siya at talagang masigla. Kaya lang ang problema lang talaga yung mata niya kasi yung mata niya ay parang mangiyak-ngiyak. Laging lumuluha. Itong asin at mainit na tubig ang lagi kong pang-home remedy. Pagka oras na meron silang eye infection. Pag hindi nga dito nadala sa mainit na tubig na may asin ay sinusundan ko ng gentamicin. Pero take note, kailangan munang paligam-gamin yan bago ilagay sa mata niya. Hindi naman natin directly ilalagay sa mata niya, pupunasan lang natin yung gilid ng mga mata niya. Para kung ano man yung bakterya na pumasok dun sa mata niya ay mamamatay. 2 times ko nga itong binibigay kay Simo every time na meron silang eye infection. Sa umaga and then sa gabi. Naubusan kasi kami ng gentamicin pero mostly yun talaga yung binibigay namin sa dog. Pero pag wala kaming gentamicin, yan yung binibigay kong pang home remedy. If ever man na walang changes doon sa binibigay nating home remedy or gentamicin sa ating alagang dog, ay kailangan natin silang ipakita na sa vet. Gabi na nga dito at napapansin ko kung gaano nang kaligalig si Simo. Kung kaninang umaga ay halos gusto niya laging matulog pero this time napakaligalig na nga niya. Pero kaninang umaga ay hindi niya naubos yung pagkain niya, halos kalahati lang. At ganyan nga pala sila kaliligalig bago kumain. At fast forward, nung nakakain na sila dyan ay binaba ko naman tong dalawa. Si Perkins nga pala yung pinakaunang male dog namin. Pero binawian lang din siya ng buhay noong 2021 dahil nagkaroon ako ng COVID-19. Feeling ko sinalo niya yung sakit ko. At ilang months din na dumating sa amin si Perkins ay dumating din sa amin si Arya Milori. Binawian din siya ng buhay noong pagka 5 months niya, 2020 kasagsaga ng pandemic. Kaya yung year 2020 at 2021 ay halos durog na durog yung puso ko.